Ayo, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito sa video na ipakikita ni Maharlika. Ni yung tinatawag niyang Yusek na bukangkang na meron pang nakatatak na BBM sa kanyang hita at nagsasayaw sa yate. Ayan, ipinasilip. Kaya tingnan natin dito. Medyo lakihan natin ng konti para makita niyo mamaya. Ayan ah. Ay mo, nabukangkang, Mr. President. Saan mo dinampot yan? Ikulang na lang yung pangalan mo, ilagay sa kipay niya. You want to see the video? Not right now. But I will post this. I will show it to you. Jutang jininan niyo. Ito ba? Kagalang-galang ba to? Pakita ko lang. Para masabi niyo. Hindi ko bibigay lahat ng ebidensya ko sa inyo, tangina. Padadamahin ko kayo. Ito. Saan na ba yung bukangkang na yung hitad na yon, ito. Hindi ko pa-play, but I will show it to you. No, just ano lang, tignan natin to. Tignan natin to. O, ito. O, ito, bukangkang, alam mo to? Tara, o, yan. Screenshot ko lang. Ayan, o. O, yan, o. Ay, nyeta. Layo natin, nakita nyo yan? Yan, bukangkang. Yan ka, bukangkang, o. Nasa yate kayo, dito ba yan sa New York? Nagkangkangan ba kayo dito? Pero ng bayan ba to? Eto, ginawa mo, oh. Layo ko lang to. Nakasulat po yan, BBM, oh. Naka-ano lang ako, green screen, eh. Ayan, hindi ko pa-play yan, pero kaya ko ilabas to sa Twitter. Eto ba? Ano ginawa nyo dito sa New York? May nag-send sa akin, nasa yate kayo, pera ba to ng bayan? Gumiling-giling ang undersecretary ng Office of the Press na na-juntis. Na sino naka-juntis sa kanya? Ayan na, pangalan ni BBM. Tapos naka-pack, ano yan, naka-bathing suit or whatever. Gumigiling-giling. Kang kapal ng muka? Saan to? Pinapa-imbestigahan ko pa to sa, ano, kakilala ko, kung saan naganap to. Kasi yung captain, mukhang Amerikano, nakatalikod eh. Oh, eto ba, Mr. President, ang inuupo nyo? Ano to? Pakangkang? Imahe? Bagong Pilipinas, bagong muka? Bumikang kang dito sa stock exchange. Ito ba ang decente? Oh, play natin ng konti. Konti lang. Dali lang. Konti lang para makita nyo yung giling. Dali lang ha. Layo natin ng konti. Ayan. Ayan o. Oh, nakita nyo yan? Oh. Nakita nyo yan? Patikim lang yun mga palangga. Patikim lang. Yan ang inupo mo, Mr. President. Inupo nyo. Anong reputasyon meron yung Office of the Press o PC o Presidential Communications? Nakita niyo yung gumiling? Kulang na lang kangkangin yung mga ano doon? Yun ang totoong hitad, sabi ni Rai. Nakita niyo ba? Akala niyo hindi ko kayang ilabas yun, pati mga audio. Bakit ko natatakot sa inyo? Dapat kayo ang matatakot sa taong bayan. Nangako tayo, ibangon ang Pilipinas. So ako sa Marcos supporter, titiisin ko na lang sa dibdib ko. Ay hindi kasi maawain ako ng dilawan. You know, pag inaway ako ng mga dilaw, nakakahiya naman, sumigaw-sigaw pa ako. Manong BBM, I love you. Pagawa pa kami ng standy dito sa LA. Tangina, nagsi-absent pa kami para sa pagbangon muli, para sa Pilipinas. Dahil gusto namin one day pag nag-retire kami, magkaroon ng bagong Pilipinas. Eto, inuupo mo, bumubukangkang. At yan si Bukangkang, mismo ang mensahe ng First Lady, nilik niya. Ipiplay ko lahat yan. Ay, yung mga naghahamon naman sa akin yan, puro ka ngaw-ngaw, wala kang ebidensya. Watch me, baby. Watch me, darling. You want the truth? I will, you know, you have to see itong mga truth na itong lahat na ito. In due time. Okay, yes, Crisha Julius. In due time. Not right now. In due time, pag na-compile na lahat,
ng kalaswaan, ng kabukangkangan ng mga taong inupo nyo, yung mga taong nagtatrabaho na nagsasabi sa inyo, Mr. President, na ito si ganito kumita sa sibuyas, kumita sa bigas, kumita sa asukal, tatanggalin. Pero ito ang undersecretary mong bumikaka sa yate at bumikaka dito sa New York. Puring-puri. Malinis na, na gobyerno. Tapos nililik pa yung conversation ng wife mo, ng first lady. Yung conversation ni Bukangkang at ni first lady, nilik pa niya. And it's good. Sabi na sa hotel, may kaaway ako. Sorry mga palangga. I'm very emotional. Hindi ko kasi pwedeng tago yung nararamdaman ko. Hindi ako plastic na tao. Hindi ako pwedeng sabihin maganda ka pero mukha kang ewan. Hindi ko sasabihin mabuti ang ginagawa mo kahit masama ang ginagawa mo. Nakita niyo? Nakita niyo ba yung mga gumulong? Yung gumulong, gumiling? New subscriber here, CCTV. Josie Marie Veray, excited kayo dun sa gumiling, ano? Nasa yacht sila. So, ibig sabihin, Amerikano yung captain eh. Mga Amerikano, inibisigahan ko pa, ano, kakasend lang sa akin yan, actually, couple of days ago. Sabi ko, so ito yung ginawa nyo sa New York at the expense of Philippine taxpayers, Mr. President. Yung behind the scene. The fact na binitbit nyo yung mga media, binitbit nyo yung sabi ko nga, yung PCSO manager. Dinala nyo dito, pati pamilya niya. Ano yon? Dito kayo magbubola ng loto? Sabi ko nga. Anong, ano nun? Ano ang, what you call it? Ano ang diplomatic role nun, no? Binitbit ninyo dito sa New York? Pera ng bayan yun. Ito bumukang kang. Kung dito yan sa Amerika, during the September visit nyo, ipinagago nyo yung Pilipino. Imagine mo, bumukang kang at the expense of taxpayers' money, nagyate pa. I doubt it na sa Pilipinas nangyari ito palangga. Nakasulat, di ba? Nakita nyo yung pangalan dito sa hita niya, BBM, ganyan. Kulang na lang yung pangalan ni BBM ilagay sa kipay niya. Really? Tapos nasabihin ng mga hita dyan, Marlica, sabi niya, ano, may nag-message sa akin. Sabi niya, kaya ka ganyan kasi may gusto ka kay BBM. Excuse me. Pangasyo nga. May gusto kay BBM. Eh, eto. Halos ilagay sa kipay, laboy niya yung pangalan ni BBM. Alam mo kung anong gusto ko kay BBM? Ibangon niya yung Pilipinas. Ang gusto ko kay BBM, parusahan itong mga kumikita sa sibuyas at bawang. Yan ang gusto ko sa kanya. Wala akong interes sa itlog niya. Sa betlog niya. Yung mga betlog na yun, nagmahalan. Ay, Bill Nazaki, how are you palaga? Very disappointed talaga, me too, bilang B2. Hoping sana for good na ang Pinas. Wala palaga. Kaganito, yung mga matitino, tinatanggal, yung mga bumubuka-buka. At binibigyan ng 250,000 dyan during the Christmas. Tapos, what do you call it? Yung mga media, binibigyan pa ng, alam nyo na yon, gadget. Hindi nyo tatanggal, hindi nyo tatanggalin. O yung mga ano diyan, yung mga ginagamit, okay, ng ahas at ginagamit nyo to attack me, to discredit me. Ay to. Si ano Bukangkang mabait. Nakagalang-galang si Bukangkang. Pag nakita nyo yung video, makikita nyo yung sinasabi nyo yung mabait at kagalang-galang. My God, idu, baka maluwa kayo sa kabigatan. Baka masok ka kayo. Ito yung dapat inuupo, umiikot-ikot. O, Bukangkang, ano ka ngayon? May nag-traidor sa kasama mo sa yate. O, di ba? Kayo-kayo nagtatraidoran. Magsabong kayo. Sino ang nag-leak ng video sa akin? Yung galit din sa'yo sa ginagawa mo dyan. Paisip ka to, sino pa naka-jaunty sa'yo? Yan ang malaking question mark. Di ba? Dami yung issue. Instead na sana, you know what, lahat naman tayo may mga personal issue, no, sa buhay. You know, may mga kalokohan din tayo sa buhay. Pero yung lalapastanganin nyo ang pera ng bayan, yung gobyerno lolokohin ninyo ang tao, nasasabihin ninyo, babangon tayo, pero you're spending taxpayers' money, then tangay na, walang babangon.
Hi, Rayster. Gusto mo send ko sa'yo? No, wag muna. Ano yon? Ano natin yon palangga? Kumbaga, i-compile muna natin. Corazon Taginod. Thank you, palangga. Sabi ni Lufax, giiyot yata si Bo. Yata si Lufax. Ay, nako. Sige, Maharlika, kasama kami sa katotohanan. Ed Nitura. You know what? Ang nakakalungkot kasi, ay, actually, hindi naman ako nalulungkot kasi I'm happy here. Nalulungkot lang ako sa ginagawa na to kasi nalulungkot ako kasi you know why? Yung lungkot na gusto mo makita yung bayan mo na umayos. Yung lungkot ko, yung alam mo, hindi ko kasi maididetat sa sarili ko. Even I'm enjoying here in New York, I can eat what I want. I can go out to the Empire State Building. Galing kami doon kahapon. Bibig ako umakyat ko na lang, abutin ko na yung langit. You know? I don't have a lot of money, but I have enough for myself to have a good life. Okay? I don't have enough for you guys. Okay? But just for myself. But as gobyerno, dapat sila ang magbibigay sa inyo noon. Kahit nandito ako sa Pilipinas, iniisip ko yung sibuyas, iniisip ko yung asukal, iniisip ko yung baboy, iniisip ko yung itlog, yung mga commodities. Doon naman tayo lahat eh, mga basic needs. Imagine mo, kung kayo nga, kayo dyan, mga OFW, o kayo dyan, mga immigrants, ha, kung saan man kayong lupalop ng mundo, kahit papaano kayo, medyo may pera kayo, napapadala ninyo yung mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo, eh how much more yung mga walang ate sa Amerika, walang ate sa Japan, o sa Europa, how much more ito yung mga nagtitinda lang ng saging, o Metro Aid, o namumulot ng basura, o kung ano pa man, paano na lang sila? Kung sana mayroong may support ang government sa kanila na kapag nawalan sila ng trabaho o whatever, mayroon, edi sana hindi ako na mamumroblema. Sasabi ng iba, ay Marlica, problemahin mo na lang yung mga tao dun sa Amerika, ang daming mga homeless, ang daming mga ganda-ganan. Ako, hindi gusto kailangang problemahin. They have money from the government. They can eat, patataba pa nga yung mga homeless dito ang iba. Unless na lang kung may problema sa isipan. Di ba? Marami yan, baka kakakain yan sila. Pero pag sinabi mong homeless sa Pilipinas, ang homeless sa atin, hindi lahat ng homeless sa atin may diferensya. Yung homeless na tinatawag sa atin, dala ng kahirapan. Walang gobyernong tutulong sa kanila na mag-aalalay sa kanila. Pag lumapit pa yan sila, sisigaw-sigawan pa, singhal-singhalan pa. O ano yan? Ano yan? Anong kailangan mo? Pag gutay-gutay ang damit, babasusin pa. Alam niyo yan, yan ang laro ninyo. Ito naman si kawawang matanda o kawawang kung saan man siya lupalop galing na, you know, squatters area o kabundukan. Ganito kaliit niyo ang tingin. Kayo dyan sa gobyerno, whether your staff o kahit anuman ang pwesto mo dyan, hindi niyo binibigyan ng respeto ang kapwa niyo. Sa halip, binabastos niyo pa. Hirap na ngayon tao eh. Wala na ngang makain. Lalapit dyan sa inyo, babasusin nyo pa. Ipinangutang na nga nila yung pamasahe nila para pumunta dyan sa SSS o kung saan pa man o sa DSWD, yung mga may sakit dyan sa mga ospital, pampublikong ospital. Yung mga nagda-dialysis, ang daming problema. Pinangungutang pa nila yung ano, yung kanilang pamasahe makapunta dyan. Alam nyo ba yon? Ba't ko alam yan? I was there. Ungutang ako dati, pamasahe ko. Pag-apply sa trabaho. Pagkata muna dyan ng 5 piso kasi mag-a-apply ako. Kailangan ko magtrabaho. Alam mo, mga ganon. Umutang ka sa classmate, may mga ganyan. O sa pinsan mo, whoever. Diba? Hindi yun naintindihan. Kasi hindi yun naranasan ang totoong hirap ng buhay. Naranasan namin, naranasan ng OFW. Tapos ngayon, pag may cabinet secretaries na ginagawa yung trabaho at binibigay sa ating Pangulo, kung sino ang mga taong involved, tatanggalin? Anong gusto nyo? Lahat demonyo yun, nasa gobyerno, lahat kawatan, lahat nangungumisyon? Eh, ang masasabi ko palang ga, kahit na another 100 years, kung ito pa rin ang ganitong klaseng taong iupo natin o ang mga taong iupo ng Pangulo, then I may say, if you can't get out from our beloved country, get out. Tumakas ka sa kahirapan. Dahil ang sabi ng Pangulo, pauwi niya ang mga OFW. Paano uwi ang OFW kung ang sibuyas ganyang kataas? Paano uwi ang OFW?
Yung mga magsasakang OFW, na ang kanilang mga aanihin, di ba? Instead na maibenta nila, eh hindi mabibili dahil sa importation. Imbis na bibili ng gobyerno lahat ng mga ani ng farmers para sure bull sila. Di ba dapat gobyerno ang bumili niyan para hindi na sila baratin ng mga middleman, ng mga traders na tinatawag. At kayo na ang magbenta sa traders. Eh, pwede naman yun ah. Ang gobyerno ang bibili sa mga farmers ng sibuyas o ilang sako, let's say 1,000 kada sako. O kayo na ang magbenta sa traders para gobyerno to gobyerno, hindi nababaratin yung ating mga magsasaka. Kasi ang mga magsasaka yan, let's say sa sibuyas, we talk about sibuyas, babaratin ng mga jotang gini ng mga traders na yan. Kahit 200 dapat ang, 1,000 dapat ang isang sako, babaratin at gawin nilang 700. O, kunyari lang to. Dapat gobyerno, since ikaw dyan, Mr. President, gusto mo dyan eh. Sa DA, sabi mo, dahil gusto mong ibangon ang mga farmers, edi bilhin nyo lahat ng paninda ng farmers. Kontratahin nyo na lahat ng alin nyo, gobyerno na ang bibili. At kami na ang bahala sa inyo. Dahil sure na may pera kayo. As simple as that. Anyway, yeah, it's ayun guys, at nakita nyo naman ang sibukangkang na sinasabi, pero hindi pa yun ang kabuuan. Dahil pahapyaw lang ang pinakita ni Maharlika. At dito, balita sa NAIA, ipra-privatize na ayong kay Banat Bay. Nako po. Talaga ba? Talaga na naman? Talaga naman. Marcos Gibbs, go signal for NAIA privatization. Nako po, nako po. Sige nga, pakinggan nga natin itong si Banat Bay patungkol dito. Nag-go signal na daw po si Pangulong Marcos na i-privatize ang airport natin. Naku po, patay tayo dyan. Pag mga ganyang diskarte na naman, alam na ho natin yan. Anyway, alam nyo, kasi pag pin-privatize na ho itong airport natin, ibig bang sabihin nito ay gaganda ho ito? Ibig bang sabihin nito ay mag-i-improve po ba ang airport natin? Yeah. Ibig sabihin po ba, aayos po ba ito? Hindi. Sa akin ho, ito lang kasimple. Mas magiging masalimuot. At tandaan ninyo, pag may pumasok na private. Get free shipping with Shopee. Yun lang, nagkaroon ng patalastas. Yan pumasok na basta lang papasok, siyempre may intensyong hong kumita yan, di ba? So, ibig sabihin po nun, ipapasa na naman ho yan sa mga gagamit ng airport, sa mga consumer. Okay, isa pa, ang paliwanag lang dito ay simple lang, law of supply and demand. Ang lalim, di ba? Ang ibig sabihin lang ho yan, merong tayong sa economics ay law of supply and demand. Pero meron din ho tayo sa law of corruption. If there's a problem, there is money. Ibig sabihin, may solusyon. Yun. At pag may solusyon, meron nung kikita. Tama. Ito lang eh. Sabi ko nga eh, kung sino mga animal yung nagpa-aberya dyan sa airport nitong January 1, abay successful yung mama ha. Alam mo yan, modus yan. Malamang modus yan. Talagang sinadya yan, sinabotahe para ma-justify ang privatization. Nako po, nako po. Nga naman talaga. Successful nga yung nagsabotahe dyan para maging privatize. Sino kayang oligarch ang bibili niya? Mukhang kakutsaba na. Sino man yung may kagagawan niyan, successful yung mama. Bakit? Tama, tama. Dahil sa nangyari sa January 1 na aberya, ayan, naipustuloy ng ating presidente yung privatization ng airport. So, ibig sabihin nun, may mga papasok na pera, may papasok na proyekto, at may mai-involve na contractor. Pag may na-involve na contractor, ayun, doon na pumapasok yung mag-a-approve na
government official. Kung sino yung pipiliing contractor, kung sino man yung pipiliing private businessman. Oh. Siyempre, para, alam mo na, para ma-approvean yung negosyante na yon, kailangan meron siyang friendship. Nako po. Meron siyang kapit diyan sa loob. Yun, so tagumpay ho. Palakpakan natin. Tagumpay na naman yung gumawa ng problema diyan sa NAIA. Lagi niyong tandaan yan, law of corruption. If there is a problem, definitely there will be a solution and there will be projects and more kikita na government official. Saya-saya, di ba? Ano pa kaya ang susunod na problema sa Pilipinas? Baka susunod na problema sa Pilipinas, problema sa tubig. Tapos, meron na namang gagawin ng gobyerno na involved naman ng mga negosyante. O, syempre, kung sino yung may kaibigan na negosyante na yun, kikita na naman yun. Napaka gandang negosyo talaga sa Pilipinas. Oo. Diba? So, ano pa kaya ang susunod na ano? Na, kasi ganyan lang naman kasimple. Kasi kung maayos na sana yung nangyayari, di wala nang involvement ng pera, di ba? Wala na hong gagalaw na pera. Wala nang iikot na pera. Pero dahil sa may problema, o halimbawa, bigyan ko kayo some example of law of corruption. Ano problema? Mahal ang sibuyas. Pag mahal ang sibuyas, kailangan magkaroon ng solusyon. Ano? Import. Pag may nag-import, ayun na. Yo, may importer nang papasok. So, yung importer para makakuha ng accreditation o para maka-involve, makapasok siya doon sa departamentong nag-approve, abay kailangan, no, meron siyang kaibigang opisyal. At yung kaibigang opisyal na yon, tiba-tiba na naman. Oh, yan ang tinatawag na natin na law of corruption. Yo. Sa Pilipinas, marami yan. Kaya papansin ninyo, mayat maya may problema sa Pilipinas. Mayat maya merong nasisira. Huh? Mantakin nyo, ha? Kakaibang sira yung January 1, ha? As in, nakakahiya ho. International ho, nakakahiya. Tapos, ang dahilan nila sa Senado, CCTV, ang mali ha, ang solusyon nila sa Senado, sabi ni Subiri, lagyan ng CCTV para malaman yung problema. Anak naman ng wedding, oh. Dahil circuit breaker lang daw ang nasira. Anak, hindi man masisira. Circuit breaker nasira, kailangan ng privatization. Pambira, kahit electrician lang, pwede na yun eh. Yung tama, diba? Electrician lang. Bakit mo kailangan na i-privatize ang isang bagay dahil lang sa electric, dahil lang sa problema sa circuit breaker? Eh may bypass nga eh. Natakot daw silang i-bypass. Gawin yung bypass. Naku po. Eh kung sira yung breaker eh, di may bypass naman. Sinabi naman na may bypass. Eh, nilaglolokohan na ho tayo. Alam nyo, pinaglalaroan nyo na ho ang Pilipino. Pasensya na, pero ano pa kaya ang susunod na mga problema? Sunod-sunod na yan, nagsimula sa asukal. Medyo sumundot yung bigat. Ayan, yung pagdating sa asukal dyan, di ba absuelto, sabi ni Executive Secretary Bersamin, na absuelto si Sebastian. Para daw siyang kasalanan. Di ibig sabihin pala talagang ang pangulo, ang pumirma talaga. O, nag-go signal, nagbigay ng go signal. Nako po. Yun ang gustong palabasin nila noon eh. Na ang nagbigay ng go signal talaga ay si Pangulong Marcos eh. Kagaya niyan. Eh siya naman talaga ang nagbibigay ng go signal. Kaya talagang lumalabas ang kapalpakan. Gas. Ngayon sibuyas. Nako, ano pa? Itlog. Airport. Ano pa kaya? Siguro, malamang. Eto, siguro, masasabi natin mukhang mangyayari na rin. Privatization na busway. Lahat na lang pinaprivatize nyo. Yung mga SIM, ano to? Mga inutil ba kayong mga nasa gobyerno at hindi nyo kaya? Kung hindi nyo kaya, ba anak ng tutsa? Mag-resign kayong mga animal kayo kung hindi nyo kaya. Hindi yung ang solusyon nyo sa isa simpleng problema na sinasabi nyo, meron lang
nasirang circuit breaker, blablabla, keso may nasira lang na ganito dahil hindi nyo masilip. Ang solusyon na, privatization. Natarantado nyo kami mga Pilipino eh. Hindi porket natarantado ninyo yung bumoto nung nakaraang eleksyon, ha, at nagpanalo ng, ewan ko ba, hindi porket tinarantado nyo na yun, eh kaya nyo na kaming paulit-ulitin, nalukuhin. Marami na hong nagigising kayong mga government official kayo, umayos-ayos naman kayo. Huwag nyo namang gatasan ng gobyerno natin. Nakawalang gana kayo. Sa totoo lang, nakawalang gana kayo. Maya't maya, gusto ninyong may makulimbat dyan sa gobyerno natin. Hindi maganda ginagawa ninyo. As in, kaya nyo magpakain sa mga anak ninyo nang galing sa taong bayan? Nako. Sige nga ho. Ulitin ko ha, wala ho tayong sinasabi na si Marcos ho ito. Sa tingin ko si Marcos, di naman magnanakaw yan. Mayaman na ho yan, ni Talano Gold, di ba? Sabi niyo mga tanso. Sa tingin ko, yun ang alam mo. Yan si Marcos. Ang problema, yung mga oligarchs. Since, sabi nga ni Pangulong Duterte, paulit-ulit natin sinasabi yan, sabi ni Pangulong Duterte, eh, mahinang nila lang si Marcos. Kaya tuloy napapalusutan siya. Yun. Ng mga tiwaling official natin. Alam mo, Hindi talaga pwede. Hindi ho pwede na magkaroon tayo ng leader na mahina. Yo. Bakit to? Tarantado ho kasi karamihan sa mga government official. Yo. Hindi, ito hindi ho tayo nagbibiro. Marami ho na government official na talagang magagaling. Kartel na. Magagaling magkurat. Sindikato na sa mga departamento. Kaya yun, nga ko sino pa yung mga matitino? Sila pa'y natatanggal. Yun. Ganun kawalang niya sa gobyerno. Ha? Tapos, eto, ang problema, kasi nung panahon naman ni Pangulong Duterte, meron din naman ganyan. Kaya lang, pag nadinig ni Pangulong Duterte, sabi nga, whip of corruption, madinig lang. Ha? Alam mo sabihin ng whip? Yung whiplash. Alam mo yun, marinig ka lang, bulong-bulungan lang, tanggal ka. Bakit to? Kasi mahirap ng patunayan. Meron mo namang nagnanakaw ng may resibo. Wala, di ba? Oh. So, sa kanya, marinig lang, maichismis lang, you're out. Oh. Kailangan yun natin ng ganyang klaseng presidente. Hindi pwede yung presidente. Ayun na nga, may ebidensya ng araw, sinabi ng araw, eh, yung 2M na malapit, ang nangungumis yun sa sindikato ng sibuyas. Nako po. Ayan guys. Presidente na kukuya-kuya-kuya lang, nanonood lang na Netflix. Tapos ayun. At may ano daw, sabi ni Maharlika, ay may mga bulong-bulungan na tamad daw ang Pangulo. At yung mga report ay hindi na binabasa. Nako po. Sasabihin niya, pag minabalitaan siya, let the ombudsman handle that. Let the police handle that. Let the... Puro ganun eh, no? Let the. Hindi pa pwede yung ganun. Kailangan ang ating magsalita. Leader, siya mismo pag minarinig, praning dapat. Sandali. Merong tarantado dito, ah. Merong gumagago, merong nagnanakaw. Kailangan sibakin na ho ito. Di ba? Gano? Eh, wala ho eh. Pambihirang buhay ere. Hindi maganda. Sana ho, magising-gising na ho tayo, ha? Ayun, guys. At sana nga, magising na. Magising na ang tulog na presidente natin. At yun na, pupunta na naman daw sa Switzerland. Sana nga. Kung pinag-usapan ng Switzerland na yan, na dyan nakatago yung yaman sa Bank of Zurich, na yung nakapris. Eh ngayong presidente na siya, ipupwede bang i-unpris? Pero ang tanong, hindi naman siya ang signatory. Yun. Makipagkasundo. Nakikipagkasundo sa signatory pero may mga kondisyon sila. Nako po. Ano ba yan? Sana
Sana yung sinabi mo ba, Italiano gold? Pero, kung meron, meron man yan, Italiano gold sa kanila, ay hindi sana sila tumanggap ng donation. Di ba? Kagaya ni Pangulong Duterte, sino lang ang nag-donate daw? Si Madam Amy. Pero kilala ko kung sino yung nagbigay yun, yung binigay ni Madam Amy. Ayon sa aking bubuit. Ayon. Kaya hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinyel TV, muling magbabalik. Wala muna tayong shoutout ngayon dahil kokonti. Tatatlo lang yung commentators na, ay isa nga lang, si Roberto Rayat lang. Ayan, shoutout sa'yo, Roberto Rayat. Dahil tatlong oras, mahina pa ang views natin. Yung ka-upload lang natin. Ayan guys, ako po ay magbabalik.